Isang lalaki ang nabiktima rin ng pamamaril sa Cebu City. Dinatnan pa siya ng GMA News team na nilalapatan ng paunang lunas para sa tama ng bala sa ulo. Sa lupon Davao Oriental naman, na-recover ang bangkay ng tatlong hinihinalang biktima ng New People's Army. Makibalita tayo kay Dante Perelio. Nakita ng mga sundalo ang labi ng tatlong lalaki ito sa lupon Davao Oriental. Nalaman ng militar na pinatay ng New People's Army ang tatlo matapos mapagkamalang military assets. Sinabi ito sa militar ng dalawang dating miyembro ng NPA na sumuko noong nakaraang taon. Samtang nagsikog balik-balik diri ah. So na-discovery ang ginako nga. Nagigipan lubong. Nasa kustudiya ngayon ang 28th Infantry Battalion ng labi ng tatlong lalaki. Nakita naman ng mga residente ng Barangay San Vicente sa Asinggan, Pangasinan, ang bangkay ng tatlong lalaki sa isang pick-up. Ayon sa mga pulis, may tama ng bala sa ulo ang mga biktima. Hindi naman daw nawala ang gamit at pera ng tatlo. Hindi patiyak ng pulisya kung sino ang mga salarin at anong motibo sa krimen. Sigurado kilala din nito kasi nakipag-transact muna siguro to bago magkaroon ng problema. So I think baka dalawa ito. Pwede nang makasakay yung tatlo sa likod. Sa Cebu City, nadat na ng GMA News ang pagbibigay ng first aid ng mga nurse sa lalaking ito na nabaril ang ulo sa Barangay Kamputhaw. Kwento ng isang kasama ng biktima, nagiinuman sila ng lapitan sila at pagbabarilin ng dalawang lalaki at isang babae. Agad daw umalis ang mga salarin na parang walang nangyari. Sinubukan para habulin ng mga kasamahan ng biktima ang mga namaril, pero hindi nila naabutan. Tuloy ang investigasyon. Dante Perelio, GMA News.